May kumakalat ngayon sa social media na di umano ay mayroong US Army na Pilipino ang nabihag ng Russia. Today, Russian state media released these images of the two missing US veterans. At ayon pa sa komento ng mga Pilipino, sa kumakalat na balitang ito ay kahanga-hanga umano ang katapangan ng Pilipinong ito at ipinagdarasal naman ng iba pa nating kababayan ang kanyang kaligtasan. Ayon naman sa presidente ng Amerika na si Joe Biden ay hindi pa nila alam ang kinaroroonan ng dalawa at sa makatuwid ay tatlong pamilya ang naiulat na naghahanap ng kasagutan para sa mga sundalo ng Amerika na nagtungo sa Ukraine na ngayon ay nawawala. Habang dalawa nga sa mga ito ay ipinakita na ng Russian forces na bihag na nila ngayon dahil umano sumuko ang mga ito nang maubusan ng balas sa labanan. Ayon kay President Joe Biden, ay mahigpit nilang ipinagbabawal ang mga Amerikano na magtungo sa Ukraine. At inulit niya pa ito ng mas malinaw sa reporter para bigyang babala ang mga Amerikanong nagnanais pang magtungo sa Ukraine para lumaban. Americans should not be going to Ukraine now. Say it again. Americans should not be going to Ukraine now. At para sa kalaman ng ating mga kababayan na nag-aalala para sa sinasabing Pilipinong ito na bihag ng Russian forces, ang kanyang buong pangalan ay Andy Thai Ngoc Hun, isa siyang Vietnamese, 27 taong gulang, na nirahan sa California at kalaunan ay lumipat sa Alabama para sa kanyang fiancée. Hindi ko iniaalis na siya ay isang bayani sa paningin ng iba, subalit nais ko lang ipaalam na siya ay hindi isang Pilipino tulad ng ibinabalita ng iba. Pero teka lang, kung siya pala ay may fiancée na, bakit nga kaya isinugal niya pa ang sarili niyang buhay para sa Ukraine? Kung umabot ka sa parting ito ng video, ay i-comment mo naman sa ibaba kung ano ang masasabi mo sa kanyang ginawa. Ito ba ay isang kabayanihan o isang kahibangan?